Umaawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Nagsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Nagsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Nagsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Kumukuha po tayo ng lakas upang lalong lumalim ang ating pananalig. Magkaroon tayo ng inspirasyon. Patibayin ang ating kalooban sa pamamagitan ng ating partisipasyon sa misa, sapagkat ang Eukaristiya, pagsasangayon ng dakilang sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Ngayon din ginugunita natin ang mahusay banal na predikator, San Pedro Crisologo, obispo at pantas ng simbahan. Sabado din po ngayon. Lumalapit tayo sa pagkalinga, pangangalaga ng mahal na Birhing Maria. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging dakilang tagapagbalita tungkol sa iyong nagkatawang taong salita, ang obispo, si San Pedro Crisologo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masaliksik nawa namin sa aming kalooban ang mga pahiwatig ng iyong pagliligtas. At ito'y matapat nawa naming mailahad sa aming ginaganap. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon
at hindi niya itutuloy ang parusong inalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Sapan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako yung dinggin sa panong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako iligtas din. Huwag mong tulutan ako ay maanod. Dahil din sa malalim at baka malunod, hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupuri ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo ang lahat. Palad ang inuusig sa gawang buspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta
si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyan si Herodias, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin ito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mabait ang Nazareno. Sinisikap po natin magpakabanal, magpakabait. Akala natin, kung tayo'y mabait, susuklian tayo agad. Nagpapakabuti ako. Nagsisimba ako. Tumutulong ako sa nangangailangan. Wala naman akong sinasaktan. Yung 10 utos, sinisikap ko namang gawin. Lahat ng mga nasa Ebanghelyo, sinisikap ko po. At pamilya ko, kaibigan ko, niyayaya ko po sa inyo. Bakit ganito nangyayari sa akin? Ako ang mabuti. Bakit masama ang dumarating sa akin? Ano ba, Panginoon? Minsan ganyan ang ating pag-iisip. Sana kung lahat ay mabait. Kung lahat tayo mabait, banal tayong lahat. Tuwing gagawa ka ng kabutihan, may maglalagay sa iyo ng sampagitan, napakabait mo. Gumawa tayo ng karidad. Merong banda ng musika. Tar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 a. Ikaw ang pinaka tumutulong dito. Meron kang laging recognition. Pero hindi ganyan ang mundo. Sana po ganyan. Pero ang realidad, hindi. Mangyayari yan. Baka hindi sa daigdig na ito. Sa kabila, matatamo natin ang gantimpala. Kaya tanggalin natin sa ating isipan, ako'y mabait. Mga magagandang bagay ang darating sa atin. Hindi ganito ang mundo. Mga hindi magagandang bagay ang nangyayari sa mga mabubuting tao bilang pagsubok. Kaya isaayos, ituwid natin ang ating pag-iisip. Mabait ako sa inyo, Panginoon. Bakit ganito? The drama pa tayo. Tulungan tayo sa ating mga pagbasa. May kasamaan sa mundo. Hindi lang ngayon, noon pa. Propeta Jeremias. Sabi ni Propeta Jeremias, ginagawa ko lamang ang tungkulin ko. Mensahera ako ng Diyos. Hindi naman ito nang galing sa akin.
Ang sabi ng Panginoon sa inyo, kung hindi kayo magbabagong buhay, paparusahan kayo, ito magiging inyong kapalaran. Natakot sila. Yung sinabi ni Jeremias, mukha yatang hindi namin gusto yung sinasabi mo. Patayin yan! Yan ang sabi ni Jeremias. Mabait na tao si Jeremias. Sinusunod lamang, sabi niya, Panginoon, kung nagdadasal siya, bakit namang ganito? Ang sabi niya sa mga tao, gawin ninyo sa akin ang gusto niyo. Sige, ipapatay ninyo ako. Ngunit alamin niyo, ang ipapapatay niyo ay isang taong walang kasalanan, isang taong inosente. Nasa kamay ninyo ang dugo ng isang taong walang sala. Kay Jeremias pa yon. Noon-noon pa, mabait na tao, ang kapalaran hindi maganda. Matatamo ni Jeremias ang gagnipala, pero hindi nung siya'y nabubuhay. Gayon din ang ating ebanghelyo ayon kay San Mateo. Si Herodes, marami pong masasamang tao, pati yung mga taong nasa matataas na posisyon, mga Herodes. Akala nila, sila ang batas. Pwede ba yun? Hindi po ako mapaghusga. Sabi nga, bawal judgmental. Pero, kung kinakasama mo naman ang asawa ng kapatid mo, ang kabit mo, asawa ng kapatid mo, hindi ba kasuklam-suklam na kasalanan yan? Wala naman kasing mga has na sabihin sa mataas na hari na talagang laban yan sa Diyos. Ano ka ba? Ano ka ba? Sige, gawin mo yan. Kapatid mo! Hipag mo! Gagawin mong, alam mo ba yan? Kay Herodes, wala yung mga moralidad niyan. Siyempre, pitak ng laman. Ano pa ba? Alindog. Ano pa ba? At yung babae naman, napakamaldita. Alam naman ang kahinaan ni Herodes, basta maaliw na mga alindog. Sumayaw lamang, ginamit pa ni Herodias ang kanyang anak sa pananayaw. Oh, sige, kahit ano gusto mo. Paghihiganti, ito yung kasamaan. Masama talaga, hindi lang ngayon ha, noon pa. Ginamit pa yung anak. Ayun. Ibigay mo, ngayon din. Sa isang plato, ang ulo ng kaaway ko. Ganun lang. Papatay ng tao. Sa isang plato pa, ha? Di pa tinatago, para bang ibabalandra, ha? Para bang kakausapin niya yung ulo, ha? Kita mo, ha? Baka ganyan ang ating pananaw. Paghihiganti. May tawa pa. Si Juan Bautista, ang papel niya, ang ating patron, tagapaghanda sa pinsan niya ang daan. Mali yan. Ayan, napugutan siya ng ulo. Mga kapatid, magpakabuti tayo. Ngunit ang gantimpalang makukuha natin, baka hindi sa mundong ito.
Hindi tayo sasabitan ng medalya, ng sampagita, walang banda ng musika sa daigdig na ito. Ngunit ipinapangako ng Panginoon, pagsubok ito, may gantimpala tayong totoo sa kabila. Kaya, ayun po, sana po ang ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya, kahit ako rin, ganun din ako. Eh, nagpapakabuti tayo. Ano ba yan, Panginoon? Mabait naman ako sa'yo. Totoo lang yun eh. Tayo tao lamang. Sasabihin natin. Kahit si Jeremias ganun. Panginoon, ba't naman ganyan? Mabait naman ako ah. Diba? May konting padrama tayo. Pero, kabahagi sa buhay natin. Mahirap tanggapin. Mahirap tuparin ang kalooban ng Diyos. Ngunit, katulad ng krus, katulad ng kalbaryo, katulad ng dinanas ng ating Senyor, bago ang kaluwalhatian at tagumpay at panalo, yung dalamhati, pighati at dunggati, paghahati. Tagalog tayo, puro paghahati, dulunggati, dalamhati, pighati. Ayun, mga baka tayo'y kuan, mawala ng loob. Tayo kung dumadaan tayo sa prosesong ito. Yun na po. Ah. Sa tulong ni Maria, Sabado ngayon, kumuha tayo ng lakas sa ating nanay na nagpapatnubay sa atin at ni San Jose. Nawa po, magpakabait tayo. At kung may pagsubok na may daraan sa ating buhay, eh, tayo po'y magtiyaga at manatiling tapat sa Kanya. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, na titipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ang ating mga panalangin. Makapangyarihang Ama, gawin mong kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong sa maintindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nagbubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ating alay na alang-alang.
sa ating anim sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin ng dulot na tayo'y may maihain sa hapag. Sa ating ani sa lupain ng Diyos ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa Dambana. Ngayon kami naghahain para kay San Pedro Crisologo, ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, ay aming maiwaksi sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Crisologo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapanti kami lahat na makasalin sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, na kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro Crisologo, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesu Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa'y walang hanggan.
sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin Haring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Pedro Crisologo ay mapahayag namin at ang itinuro niya ay magawa namin ganapin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nilang mga pangako sa binyag. Nag-iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.